po nga Gaming Gladiators sa Net Game number 1. Pero direct meron ako nadidinig. Yan, maraming salamat. So ako nga pala magiging host nyo for this one. Still, this is JB. At kasama pa rin natin si Lo at Mike para dito nga sa ating seryeng to. Yan. So, nanalo na nga yung Gaming Gladiators ng isa. And tingin nyo ba pang tosirohan na talaga to? Base sa kanilang performance ng game number 1? Siguro it's too early to say kasi palag-palag naman yung OG, nakita mo naman eh. Sa draft lang talaga nalamangan yung OG na hindi nila kaya i-pull up hanggang late game yung ganong klase ng draft na ma-outplay sila ng GG tsaka sa itemization din. Okay. So si Boss Alo, ano ba ang tingin niya dito? Tingin ko, crucial kung sino yung mananalo dito. Another DPS points to eh. So, ilalaban ito ng OG, di ba? And ang pagkakaalam ko, dahil may standing sila, is magkakaroon sila ng minus sa DPS points. Ang wala is yung GG. 9 pandas. Ah, 9 pandas. Okay. Ewan ko, ano yung reason bakit wala. Baka dahil... Di ba, siyempre, ano? Kasi sila yata yung last... Ano eh? Yung... Ano? Tawag dito, yung di nakapasok last time? Sa TI? Okay. Diba? Ah, baka yun yung outsiders. Pangapangapsweldo. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ano lang siguro, dahil baka yung sa mga war-war. Tiga to si Solo. Ayan o, meron ng drop. And ito na, mga kaibigan, draft kagad tayo sa mabilis for this series game number 2. Gaming Gladiators, inumpisa na kagad nila. Sila naman ang kumuha ng Doom, and this time around, they still went for this Terrorblade. Mm-hmm. First two picks, course agad. Yung mananalo rito is top 3 secured. Top 3 secured? Yes. So ilang kagad DPC points yun? Titignan natin yung top 3 ha. Yan. Ang top 3 po dito ay may 400 DPC points. Toss agad nun. And take note, pareha silang Western Europe. Ayun nga eh. So talagang talagang ano, yung puntos nila rito, aalagwa, baka after ng tournament na to, meron na tayong mga direct invited. So, Gaming Gladiator, ano? Oh, Doom, saka... Terrorblade, sila kumuha ng Doom, no? And for OG naman, they went for this Io and Alchemist na pwede pa din namang i-mid lane, pwede pa din i-carry. Still, marami pa pang pwedeng gawin dito ngayon yung OG. Pero, looking at MC, talagang light pa din yung mood, regardless. Mm-hmm. Of that loss earlier. Actually, hindi ko nga siya nakita ng ano eh. Parang sumimangot all the time na nandiyan siya sa OG. Totoo. Na ginaganon niya pa nga si Rob. Sabi kasi ni MC, mas malala yung nararamdaman ko dati. So, kung okay na. Yung ganda yung performance ko, masaya pa ako. Tama naman. Diba? Oo. And yan. Yun nga ang si Ragi, mga kaibigan. Still. Naku. Ito sa... Si Eri. May nabasa ako dito sa chat natin. Ano ba nabasa mo? Alprazer. Yan. Alprazer. Yan. Sally, Julani. Ihilahin motor ko. Hulog. Uy, ano? Ihilahin motor ko na hulugan. Ito. Wala akong pambayad. Yun! Dyan. Sarap yun. At nataya daw sa OG. Ang maganda dyan, i-all-in. I-all-in mo. I-all-in mo. Paano mo mababawi? Kailangan mo sama mag-all-in. Sama mo na yung bahay. Sama mo yung bahay. Sana, ano, diretso na talaga. Isang galit na lang. Oo, di ba? Pero, kidding aside, guys, bet responsibly po. Mm-hmm. Yan lang lagi naming paalala dito sa atin, no? Kahit na pinopromote natin ni 747, syempre, dun pa rin tayo sa responsible betting. Mm-hmm. Yaw. And again, sa mga hindi nakakalam, si Mind Control po, ito, stand-in po siya sa OG ngayon. Ito, yung nasa inyong harapan kanina. Yeah. Stand-in po yan, ha? Mm-hmm. So, for Gaming Gladiator naman, ito, nagban na muna sila dito. Underlord, Storm, saka Batrider. Side ng OG, dalawang support. Mm-hmm. Yung Enchantress, pati Disruptor. Yan. Sabagay, dalawang core na kasi pinakita ng Gaming Gladiator. Oo, support na lang talaga yung baban dito, mostly ng OG. Tsaka siguro, sabi nating isa or dalawang mid-hero na pwede gamitin ni Queen. Kasi sa ngayon, nakikita ko parang Gaming Gladiators binibigyan nila ng way na makapick ulit ng Pango. Malikot na mid, yes, Pango or Ember Spirit will still do dito sa game na to against kay Alchemist kung mag-mid man yung Alchemist. Ginawa nung OG last time is mid Alchemist, no? So, pwedeng yun ang isipin dito ng Gaming Gladiator. So, open sa mga mid lane natin against Alchemist, Timber. Aha. Timber. Pwede pa. Void Spirit. Yung iba kasi, pinaka-counter na lang dito, support na Asia Operation eh. Ewan ko, baba ng OG yan. Lalo na, dalawang heroes nila dito, talaga nagre-rely on sustain. Sa regen. IO and itong ano, Alchemist. Yeah. Actually, okay nga yun, no? Pero for OG, parang
sabagay, wala, since wala pang support yung Gaming Gladiators, tanggal ka na din, pero they went for that silencer ban. Isa rin naman to sa mga sobrang ginagamit ng Gaming Gladiators all throughout the Berlin Major, yung silencer. Ayun yung top 3, sabi natin top 4. Doom, Doom, Kotol, itong silencer, tapos Ember or Pango. Okay. Pero, so, next assassin pick for OG. Hindi natin madalas nakikita, pero mukhang epektibo naman kung itatapat dito sa isang Doom at sa isang Terrorblade. Oo, kanina, kulang sila ng disable eh. Ito, at least meron silang isang stand na post 4 or post 5 man. Tsaka, actually, this hero, sabi natin, somewhat denies the pick ng Gaming Gladiators na Ember Spirit, kasi parang alam niyo na yung Flame Guard tsaka yung sa Doom din, 'di ba? If ever na to charge in command with the Scorched Earth, pwede lang mag Carapace. Mapipigilan na agad yung Doom. And also yung burst damage ng Nick Assassin, siguro kung medyo mataas yung magiging level niya rito, threat 'yan para kay Terrorblade kahit papaano. Yan. No, yung kanyang second skill. Masakit. And also I think yung build niya yun dito is talagang nagdadagon sa Nyx Assassin, kahit mapa-support, mapa-core. And let's see, Gaming Gladiator, dalawang support I think yung kanilang pipiliin dito. Magbabounty yata yun eh. Yun. Pango. Pango pa rin, di ba? So tatlong core na kagad to. Kita nyo ha. Sobrang ganto, ganto mag-trap itong Gaming Gladiator. Sobrang yung confident iba, puro support, di ba? Tapos puro counter na lang ng core. Ito hindi eh. Labas na natin. Diba? And right now, for Gaming Gladiators, parang kitang-kita natin kung ano yung gagamitin nila. Pero for OG, pag natalo pa rin sila dito, this is a statement. Kahit anong ipick namin, kaya namin kayo. Ano, Crystal Maiden na nga lang sila rito eh. Crystal Maiden. Tamang pambosit lang sa leaning stage. Tsaka ito kasi yung isa sa pinaka-pick talaga ngayong meta eh. Tingnan mo sa Wikipedia statistics, rank 1 yung CM. And okay, so yun doon pala yung path nila rito sa may Darkseer plus Nyx Assassin na lane. Ayun siya, lagyan mo itong Nyx Assassin. Pero kaya niya na lahat yung lane eh. So do you think itong post 5 ba ito magiging Crystal Maiden para lang maitapat dun sa Ion Shell nitong si ano? Matic position 5 yan. Tingko pa naman nakikita nagka-4 si Tofu na ang CM. So kulang sila ng position 4 itong Gaming Gladiator, no? Same goes itong game number 1. Parang nilaspect din nila yung hero ni Tofu. Tofu. Ang dami pa din namang available. Say for example, Earth Spirit para meron katuwang si Pangolier sa pagpasok. Diba? Yung mga papasok din dito sa side ng OG. Bloodseeker. Okay. Sino ba nagbal ng Bloodseeker, no? Parang naiisip ko, kukunin nila. In pwedeng ang sila yung kumuha, tapos support nila tong Doom eh. Si Doom. Tapos offlane sila para lang siguro doon sa surge. Okay din naman yan na binan na nila eh. Sa mga nagbe-benefit din yan. Kung sakasakali, 'di ba? Lagyan mo ng Ion Shell, may surge, tapos may mabilis pa movement speed mo. At saka pwede kasi mag-medalki eh. So pwede ka pa rin mag-carry Bloodseeker. Ayun na rin nila siguro mag-adjust na lalaruin pa nila yung laro na yung playstyle ng OG. Siyempre, gusto nila na kung saan sila comfortable doon na sila magsi-settle. Tsaka good thing na Game Gladiators dito hindi na nila binan yung PL kasi may hirapan na yung OG maglaro ng PL hero eh. Okay. And last time is no nag-alchemist itong OG, MK sila na core. So binan na rin niya ng Gaming Gladiator. Let's see kung ano yung last ban ng OG. I think mga Skyrat? Pwede. O mga Snapper? Mahirap yata Skyrat po. May mga stun siguro. Putrip sa Sky? Sa Nyx. Baka Bounty Hunter, mga ganun. Pwede naman yung Bounty Hunter dito eh. Since po, hindi din naman yung heroes ng OG. Pwede siya maka normal attack talaga. O maka pambosset. For Gaming Gladiators, yung heroes naman nila, kahit sabihin mong medyo matagal yung skills ng ultis, pwede pa rin sila lumaban. But the Sky, still banned out there by OG since yung spamming talaga niya, kaya makabosset ng isang alchemist. Last year sa lane yan, medyo bosset kasi siya yung consumption shot eh. Sa yun, may shot sa dulo. Yung shot. X-shot.
Yun. Tsaka na rin, isa rin to sa mga heroes na nag-abuse ng bagong item na Phylactery. Pero yun. Ano? Phylactery. Oh, grabe naman yung mga vocabulary ni Sir Mike. Phylactery. Nabasa na kala ko yung pabis nabasa eh. Nabasa na natin sa dalawa. Kala ko yung pabis yung nasabihin niya. Kasi yung pabis talagang napaka yes. popular yun sa mga support ngayon. No? Yung armor. Uh-huh. So, ano lang sila? Oracle. Sabi sa'yo, post-4 na ano to. CM. Post-4 CM. Pang bossit lang talaga sa Dark Seer. Actually, dalawang support na yan. Sagot yan sa Darkseer, kahit paano. So kahit sino ilagay mo dyan sa magiging lane ng Darkseer, laban, okay laban lang. Yes. So, last pick ng OG. Uy, galit na yung coach sila, guys. Sabi nila dito, ano ba, tatalo kayo dyan? Di ba nakikita to? Nakakunot na, oh. Salubong na yung kilay. Siguro pag tumanda si Yoraki, ganyan itsura. Oo nga, no? Para Skullball. Oo nga, no? Snark? Pero PL pa din, PL game pa din. Okay, kasi ito naman talaga yung isa sa mga heroes na kaya lumaban against kay Terrorblade. Oo, hindi kaya ni Terrorblade dyan. Oo, kaso may Pango eh. Ang problema lang, may Pango Lear, may Doom. Yun ang siguro... Freezing Field pa. Oh, feeling ko mas priority dito manalo yung lane ng Doom kumpara mo sa Terrorblade. Okay. So, base sa draft, mga idolo, ituloy nyo na yung prediction nyo. Ako, OG ako dito, sure win. Kaya itayaan nyo na yung natitira pa nating punch at OG. OG ako dito, game 2. Okay. So, Sir Mike? GG pa rin. 2-0. GG pa rin. Yung pango ni Queen, tested na yan eh. Okay, okay. So, sige. Mag-GGG na lang din tayo ilang dito. Ilang mo na natin. Ilang, magkano ba yung punch natin? Punch natin. Silipin natin ang punch. Magkano ba yung punch natin? Silipin natin lang yata kanina eh. Bakita ako. Pakita natin direct yung ating punch sa 7x7. Isang mabilis lang. Isang mabilis. Ayan. Magkano ba yan? 2920. Tama na yung 2K. 2K. OG. Yan. Yan. Mo, OG. Para may 900 pa mamaya sa next series. May 900 pa. 2K OG. Sure na guys. Itayaan nyo na yung mga sa inyo. Sinasabi ko na sa inyo. Tayaan nyo na dyan sa 7x7 mga kaibigan. Pero syempre, magdadrop na yung The Armory ng panibago nga nilang design. So be sure to check that out tomorrow. Follow nyo na yung The Armory. Yan, para mayakap nyo na nga yung kadiliman. Yeah. And pasa na natin doon sa ating mga casters, Brownie and Bilog. Kamusta kayo dyan? Maraming salamat sa ating nagagapuhang mga panel. Yun? It's now or never, lower bracket kung sakaling matalo dito yung OG. Pero I agree with boss, ang ganda ng draft. Baka ito na yun. Tumukay, pag si boss Elo, tumukay na yan. Baka... Sinyalis din na mag-sardinos na yata tayo. I'll go for 2-0. I'll go for 2-0. Not today. Wala na yung curse na ano na. Na-break. Na-break na. Pero long game ka nga kanina, 17 minutes. Eh, okay lang yung long game. Basta walang game 3. Yun ang ano eh. Yung long ito game, na yun. Given na yan dahil sa meta natin. Pero game na ano yan? 100. May 180 ako sa'yo eh. Oh, ano? 180 ko sa'yo. Oh, roll na natin yun. Oh, roll. Sige. Roll na natin yun. Oh, Joe dito. Oh, sige, go. Alright. Ayan, ha? Let's go. Game number two. Roll your boat, ha? Roll your boat. May ads dapat ako dyan, eh. Di na. So, yun na nga, mga kaibigan. Kayo ba, ano bang napipisil-pisil ninyo? Ito na yung ating second series na laban. Mamaya, 9 Pandas versus Tundra. Ayan, dun. Nadali mo? Baka Asio 9 Pandas, pero I think Tundra pa rin yan. So meaning to say, para 2.5. Oo, over 2. Dyan. Or 1.5 plus, ano, plus 1.5 sila, 9 Pandas. Parang ginagawa ni Alo tuwing may parlay siya. Bakit hindi? So shoutout sa mga tropa natin dyan. Ayun, sila Boss Abel, happy viewing. Like and share nyo na yung ating live stream. This is game number 2, ano? And supportahan nyo din guys yung ating Bisdak Nation official. Meron na tayong live coverage guys, official Bisaya stream na kinocover yan natin. Shoutout dyan kay Boss Rev and yung two casters natin, Melo and si Bench. Ayan, mga nagcasters natin from Bisaya guys. And official tayo dyan. Again, that's Bisdak Nation official. Yes, pero sayang yung sud ng GG rito. Wala silang nahuli. Masyadong maingat yung OG pero ispatin si Yoragi. Ang tanong, dadaibin ba? Ayan na, dinaibin na. Hindi natin kung kaya bang patayin. Slow shot dyan ng bag. Yan, Yoragi ngayon. There's the stun pero doppelganger mag-force dito. Just to survive Yoragi. Meron naman tether dyan pero baka madamay pa dito yung IO. And Yoragi running low and easy first blood para kay Quinn. Damay pa si K-Track. Dahil nga sumunod, kumunik siya dyan. Double kill para sa mid laner. Aray ko po. And that first blood muna. Siyempre, Boss News nga pala brought us by 747, the number one gaming sportsbook in the Philippines. Fast cash in and fast cash out. Yan. Message lang po guys sa Oyanix page guys for more details. Yes. Kalahin mo yun.
May first blood ka na, may second kill ka pa, and queen. Napakasarap ng buhay dito. Hindi ba babay 2K natin na pinag-ibosan na doon? Hindi pa naman, hindi pa naman. Babay na 180 mo, yun yun. Magiging 360 na. 360? Mm-hmm. 360 talaga. May nating pang ano na yun, kapimurendo na yun. Tama ka dyan. Pero may delay naman natin. Kahit sabi mong nakalamang si Queen eh, Alchemist pa rin naman to. Babayis makakatch up si Alke. Mm-hmm. Ang tanong, ano yung magiging item? Yes. Yung lang naman yun. Itemization kasi ng mga Alchemist ngayon, more on ano eh, pakunat lang eh. Dagger, ganyan, BKB, Kiras. Si 9, ganun mag-item. Armlet, Keras nga, Dagger, ganun yung build niya. Yes. Magkakaiba yung item ni Queen. Hindi siya nag-rush battle, nag-great ban muna. Great ban? Aba. Kakaibang item to ha. Pre Queen, ang sa tanong, mga top dogs mid laner natin ngayon, yung tour 1, tour 2. Mm-hmm. And, ang tanong, magkano ba siya rito? Corrosion. I think, sobrang ganda ng corrosion ngayon eh. Lalo kay Pangolier, nag-benefit dyan. Siyempre, yung swashbuckle. And ngayon guys, easy double kill nga kanina lang for Queen, paparating na yung bote niya dyan. And pagdating sa mid matchup natin, BZM, maga siya dito. Pagka yung bote na deliver na, Sir Jules, ha? Tagilid ang papor dito. Kailangan mag-ingat. Pero buti na lang kamo, dumating na yung battle. Pero yung deny, grabe naman, Queen. 8-5 dito. 9 yung denies. So, kalungkutan for BZM. Kailangan lang naman talaga niya mag-tease dito eh. Hintay lang niyang level 6 siya with the chemical rage, pwede na siya mag-jungle anytime. Yes. And anywhere. And anywhere. Anywhere and anywhere. And, pero Topu, grabe naman. Kinuha yung agro ng mga creeps. And eto na. Niluto lang ni Topu. Niluto lang talaga. At kinain ni Daracho. Pinrito-prito lang yan. Uy, BZM. Delikits pa siya dyan, ha? Hindi niya pa. Matagal. Ang malala pa niyan. Kung may kipagsabayan, ha? Hindi niya makukuha yun. Kitang-kita, eh. Oo. Siya, apo. Bababa pa siya, eh. Uwi tuloy siya, anak ko. Tapos na mahal na araw, pero pinitin siya. Tamang haping-haping pa siya. Mala. Nag-matter kasi yung 2 kills ni Pangolier, eh. Uy, MC? Sa mga hindi nakakaalam pala, ha? Quick news, guys. KP para sa Blacklist. Yes, yun nga lang. Pero yun nga, KP with a quickie kill lang from MC na outplayed itong si Tofu. Nabigyan siya. And kung nagtatanong kayo, baka ba dalawa na ang post ng Blacklist, Kuku po, boss ko, mag-a-adjust sa role na position 5. Bastan ko, connecta naman guys. Pero si Queen dito ha, ito mas effective to compare sa Alchemist na rotation mid laner. Pero kung titignan yung milasit dito, 8-0. Tignan yung milasit ni Arke, 8-0 to 20-10. Talagang balagbag. Balagbag ang chicken. Ang ginagawa dito ni Queen dito sa middle lane. Ano masabi namin? Eh, hintayin lang natin. Hintayin na lang natin yung result niya, syempre. Mahirap magbida-bida. Syempre tayo, ano lang tayo, taga-yo-yo. Taga-yo-yo lang taga tayo. Taga-ano lang tayo, talk lang. Syempre, yes. Wait natin ang mga result. Top lane, yun nga, sinabi kanina ni Alo. And Sir Mike, kailangan ma-punish ng Doom and CM yung top lane. Dahil CM pa, PL pa rin to. Mm-hmm. Once na naging maganda lane ng PL, magandang DPU, mahirapan si Doom. Lalo-lalo, wala naman siyang shadong AOE na spell. Ngayon, napigilan doon yung Ion ni Keytrak. Mag-hustle ang dalawa ni Yuragi dito. Ang kate, nakakuha si Doom ng ano eh, pa-Juriente. Ay no, Chain Lightning. Chain Lightning. Nawala. And that's kick, track, gun, Yuragi. Pwede pa siyang i-go. Enough pa yung mana dito ni Ace. Wala na siyang stick. Hanapin mo yung regional. Nakita na. Kahit hindi na, magbabounce lang talaga. Yun pala yung AOE na hinahanap na Doom. And double kill for Ace Gadon. BZM ngayon, kailangan baka pa nung IO. Deliver bote. Yung mabilis ang kamay ni BZM. So, easy repeal, ano? All, sabihin na natin, 2 lanes. Panalo sa side ng GG. Sa bottom lane, kahit paano, 50-50 ba? Kaso lima lang lasit ni MC. Tinan mo, 5-0. Then yung TB, 22-14. Mukhang 3 lanes. Panalo ata. Kahit sabihin, parang ganun lang. Kahit sabihin mo, nakakuha ng kill dito sa MC, sobrang dilubyo naman ang nangyayari. Oo, sa kanya. Dahil walang lasit. Lahat na didinay ni, ano, ni TB. And hindi magandang pangitain to from OG. Yan. Si MC, pambira, 5 blasted sa 5 minutes. Ayun ba? Chamba pa sa isang minuto yung bawat isang take niya ng creep wave dito. Talagang binabody na siya ng ni Diracho. Ang hirap kasi, ang ganda last pick ng ano rito. GG, Oracle eh. Mm-hmm.
na-counter and mukhang manggogo ata sa bottom lane. Pero yung cameraman natin. Yeah, MC ngayon, metamorphosis and there's the stun. Makatakbo pa kaya. MC, binakyum na lang niya. Alam niya na rin sa sarili niya. No way out. Hindi ba dapat yung vacuum, yung patras na lang si Diracho, tapos takbo na siya? Wala, walang lunas. Walang lunas. Walang lunas. May third skill na rin si Oracle. And kung titingnan natin guys, almost 3 lanes. O let's say 3 lanes ang panalo dito. Mukhang easy game ata ito. Parang nga. Mukhang easy 180 ata ako ha. Pero ito, the rotation from Taiga. Mamatay ba? Kaya bang madali? Taiga, pag bumitaw na kasi ng stun, parang yun na yun eh. Siya pa delicates dito, si Ace talagang hindi na binitiwan dito, nag-enjoy na siya dun sa Chain Lightning, no? Si Taiga, gumank para magpapatay. Naku po, Taiga. Hindi maganda hindi yan. Hindi agad ni Celery eh. And oh, yun lang, si Queen dito na untog-untog. Nabibitaw naman niya yung stun kay Tofu. Tik pa mag-blind spot yon. There's the acid, patay pa rin. Yun lang, nakabawi. Kaso, delikado, magkaka-ano. Oh, makakapag-stun naman siya at least. Bitaw mo na bago pa makalayo. Okay na rin. Not bad for my Alkay kahit paano nakakuha siya ng kill kasi may delay, no? Easy Duard. Tatlong core natin, no? Sa side ng OG, talagang struggle ngayon. Doom pa ang GoTV. Early. Sobrang yan. Ano yan? Pa-4K na nga yung Doombringer dito. Tingnan mo naman yung... Ano yung Doom? 6 minutes. Arcane Vanguard? Yes. Pwede na ibigay yung pusda. Ito pa. Bigay mo na si BZM sa gitna. And oh, no. OG going to, ano na ata ito, advance na, lower bracket. Ang lakas talaga ng GG. Lola, ay ang masabi lang natin guys, talagang super dominant. Pero maraming story ang ganito ha. Yung mga intro boys lagi sa major ha. Parang lagi yan eh, parang all, most of the time ganun eh. Ayun na nga, mabubuhay sana si Taiga, pero suddenly Queen nag-TP at ako madadamay pa ata ito, Jay. Pwede pa ba? Wala naman ang pang-cancel. And the Bangalier, 10 seconds pa yung rolling boulder niya doon. Rolling thunder, sorry. Bago pa, para ma-cancel ano, yung TP niya. Nice rotation. And yun nga lang, wisdom rune natin open up na rin. Kaso, nakanakaw? Aha. Uh-huh. Okay, no wisdom rune for GG. Sabagay, yung ginagawa kasi nila, aggressive eh. So, parang iniisip nila, sayang oras kung puntahan pa natin yun. And ngayon, 5k advantage na to sa loob pa lang ng 7 minutes. Not to mention, yung Alki, baog, yung Doom ang yaman, yung Pangko ang yaman, patay dito yung carry, and that's gonna be your Raggy kung sakali. Tapos silang pang hold, Celery, hindi nila pinush out, mas inuna muna nila dun yung ano. The Duke! Oh, mas inuha nila doon yung peke. Eh, hindi. Ang kunat din talaga ng ilo ng PL eh. Oo, kumbaga, na-micro at least. Pero wala na eh, parang out ka na sa lane na yan pag ganun na yung sistema ang in-implement sa'yo eh. Uncontested yung Doom ngayon. Kasi kahit rumotate yung Alki dyan, hindi naman to effective eh. Speaking of rotation, Queen, bonus 2 kill si MC. Ayan pa. Nag-ano na lang dito guys. Nagtanim na lang siya. Makakachamba ba? Naka-DD si Queen dito. Sa baba, mamatay yung Nyx Assassin. Another one na naman in the bag for Diving Gladiators. And yan, naka-DD kasi itong si Queen. Rolling Thunder gagamitin agad. Wala, ng Chemical CM Rage. Delikado, may Chemical Rage. So, wala, hindi talaga kaya. Once may Chemical Rage, hindi mamamatay. Pero dalawang support dito. Nag-rotate sa mid. Kaya ba nila to, Jay? Parang hindi. Hindi yata talaga kaya. May IOP eh. Ito, ayun na. Stun na lang, at least. Over ba? Ay, o lalapit. Pero hindi naman nila agad papasukot. Squash Bottle, Shield Crush. And now, mawawala na yung Chemical Rage siya. Alam mag-out. Hindi naman din papasukin ng GG. Lado sila ibibitaw na Doom. Si Yoragi sa top lane. Ace. Again, the uncontested Doom dito. Scorch Earth na lang. Parang tiniwan lang sa air. Masama pa yung Chicken. Buy one, take one. Chicken manok. From PL. Naku, may stack pa yung Doom. Ano po naman yan? Bakit nyo pinapayaman yung Doom dyan? Sabi na eh, GG talaga to. Sabi ko sa inyo eh. Kunsan si Alo? Ilan pals natin dyan? 3K. 2K. 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 Oh, 2K. Nataya na. Hindi pa naman daw tapos. Hindi pa tapos. Hindi tapos. Lamang lang. Oh, wala pa. Wala pa guys. Wala pa yan. And, ako, MC level 5. Nyx level 3. 10 minutes na and sobrang struggle. Vanguard, hirap pa mabuo. Hirap pa talaga. And ito, malapit-lapit na yung defusal din for Queen. And right now, pinaka-best na lang is wag na lang talaga mamatay. Si MC din makabawi in terms of farm. And here comes Queen. Stun.
Kukonekta. Magandang bawi ito. May bounty sa ulo yan. Kakayanin naman nilang makuha yung kill. And that's a 4th streak, ano, gone para kay Quinn. And BZM pa yung pinaka-important hero na nakakuha nung kill na yun. Happy and... Bakit naman nung ano? Bitawan ng skill ng Oracle? Bandang huli, nagka 180 ka pa pala sa akin. Cancel na yun. Pwede kong i-cancel eh. Cancel? Diba pag sa bet, pwede mong i-cancel? Hindi na. O, pag i-cancel ko yun, 60 na lang ba? Hindi na. 60, di na. Nagbabayad ako sa'yo. Nakita mo, talo ko sa'yo. Nagbabayad ako sa'yo maayos. Nagbabayad ka ng maayos ako. Hindi ako magbabayad ng maayos. Ah, ganun. Pwede siguro yun. Sabi nga naman viewers dito, easy. Siyempre. Easy ka nga sa akin. Easy predict, guys. Relax lang kayo. Isipin ko na lang ako yung bumili nitong SB na to. Isipin mo na lang. Nilibre mo na. Nilibre kita ng kape. Oo, yun na lang easy mo talaga. Pero middle lane natin, mukhang matitakedown na ata. Nang GG ko contest ba? Yung OG, eto na, kumasa na. Jules, nakakasa na nga yung stun. Kailangan pa nila ng impale dito for Taiga. Tatama naman yun, pero Shield Crush Queen, medyo maunat na rin kasi itong hero natin eh. Hindi na, ano siya? Dahil nga may Oracle. Fate Edict. Na Fate Edict, 100% yung magic reduction. Eto. Rolling Thunder, ginamit kay Truck Delegado. Wala namang pagbabounce ang sequence, so pwede nga sumidestep pagilid itong IO, pero pangamatay pa din siya. Squash Buckle, meanwhile, yung support sa likod. Dinadali na dito mga boss ni BZM together with Taiga and pinaliguan. The Freezing Field. Binanlawan eh. 3v3 yung middle lane natin and walang namatay. Walang namatay sa side ng GG. Akalain mo yun. Bonus story pa. Ang ganda ng ginawa ni Queen eh. Kinepep niya talaga yung IO kung saan nanggagaling yung sustain and two supports na manage na mabuhay doon sa Alkinix. And yung TB, habang nangyari yun, Jay, hayay ang buhay ni Darat. Si Daracho, Darecho. Hindi na yun umalis sa bottom kung ganito lang din naman ang lane ko. Walang kalaban, farm lang, di ba? Threads, Yasha, Dragonlance. Eh, dito yung instant replay natin. Ay, no, kita-kita eh. Sipin mo na lang, papatayin mo na lang si Topo dito. Natagalan pa sila ng sobra. Ay, no, fuck. May patong kasi nung third skill, kaya dalawa, kaya bubuhay. And sumakto pa. Grabe regen, tapos may freezing field na rin dito si Sailor. And that instant replay presented by Predator. And yun na nga, 12 minutes, Octa rin yung Doom. With Midas, guys, Doom is very, very rich. I'm very rich, magengeng. And BZM, kita nung naman, parang hindi Alki sa lambot. Hindi pa nila napatayo. Isipin mo, Oracle na lang, na pa. Support, hindi pa nila papatay. And DP na nga si Queen dito. And ang masasabi lang natin, guys, very one-sided game for GG dito sa game number 2. Wasak. Kulang na lang ng ano, ng Ito talaga, pwede mo na itapon ni Tuwalya. Limang kill na lang, ano na naman ko eh. 3-22 eh. 3-22. Taya mo lang, 3-22. Okay na yan. Daddy, wait ka lang, DP na eh. Deep yun na si PL. Deep yun na. And ito, natin, di ba? Oh, ito na, hinahanap na Jay. Hinahanap na si PL. Ang tanong, mahanap ba nila? Celery. Asan ba si PL? Hunting ayun. Hunting mode na, makakasalubong niya yung Pangolier. Hindi si PL. Ayun. PL lang. Yuragi. Ace. And yun na. Nawala sabi na mo kasi deep yun eh. Oh, ano yung deep yun ngayon? Ayun, nagamit ah. Nagamit na pindot. Napindot naman. Sorry, sorry. Nagamit naman yung deep. Akala ko daw yung mo binuhat yung... Eto na. Diffusal na eh. Diffusal lang. Nagamit lang. Oh, sabi ni Alo. Sabi sa inyo, guys, bumubulong si Boss Alo dito. Sabi ko sa inyo, Gaming Gladiators eh. Isa prank lang ba yun? Isa prank lang yung Terror Game number 2. Isa prank lang pala. Na-prank yung ano natin dun ah. Prank yung 2K natin dun ah. And recta agad sa nga for Queen na next item niya rito. Anong kailangan ng gawin ng OG rito? At least manalo sila ng 1 or 2 clash pero parang ang pag hirap eh. Pag OG dito, ako may 180 sa'yo. Sige! Oh ganun ah. Oo, oh, sige. Oh, sige. Sige, ah. Para lugi pa ako. Siyempre, may ads na yun. Hindi na, sure-win na ako eh. Sure-win na ako eh. 360 na yun. Oo, 360 na yun eh. Ako, kinakabahan ka pala eh. Ito po ngayon, nakikita mo kasing dinadali na yun. Oracle, this time around, kakayanin ba? Hindi pa rin talaga, Sir Jules. Ang tagal mamatay. Diyos ko po, dalawang patong lang. Hindi kinakaya. And BZM, dinom na rin. Wala silang pake kahit naka-chemical rage, scorched earth. There's the stun and there's the rolling thunder gun from Quinn. Frostbite gagamitin dito kay Nyx Assassin and he's in trouble. Makakapag-spike Carapace. Diyan mo ha, 2 support yung nag-ahabol sa kanya dito. Gusto pumatay ha. Frostbite, eh. The right click, the slow, and yun na nga, kukubrahin ni Oka ang kill. And mega kill. Grabe si Oka. Grabe si... Oka.
Otot dito. Mega kill para sa Oracle, guys. And ano man sabi lang natin? Wala eh, very one-sided eh. Give, siguro kaya lang masabi natin one-sided. Ba't kasi binigay ng OG yung mga heroes ng OG? Nakita may 3 picks? Puro core. Literal. Doom, TB, Pangolier. Agoy, agoy, agoy na lang talaga. Ayan na, 322 na at least. Ayan na, baka dyan. Kamahiwagang numero, 322. Baka dyan mabago. Baka dyan mabago. Baka dyan kumambak. Hintay okay mo na kasi. Okay na, 322. Baka pwede pa kumambak eh, sabi ng OG. Eh. Kati talaga na itong GG, no? Sino sa palagay mo yung kayang magsabahin sa kanila pa? Matatalo din yan. Matatalo din. Darating ang araw. Darating ang araw. May makatalo at makatalo din. Panapanahon lang. Yun lang sa Dota, guys. Yes. Kahit sa ang larangan, kahit sports, panapanahon lang, hindi lagi yung panalo. Pasko, hindi araw-araw, everyday. And then yan, guys. Okay. Ako yung in-slow peke, pero okay lang. Queen, makatago ko ba yung Ragi? Saktos mo sa bakol, men. Sabi mo, isang Robity. Ganun, ilan yung bawas? Takastring pa boots dyan. Ay, yung okay. Corrosion din kasi, sobrang daya ng corrosion, yung additional poison plus damage eh. Pambili pa naman ng pantisal yun bukas. Sabi ng viewers dito, kasalanan to, kasalanan mo to, alo, ang dami naniwala. Sabi ko sa inyo eh. Sabi pumuso lang. Niyo, pumuso lang. Oo. Oh. Pumuso lang, pero BZM, ito na yata yung pagkakataon. Freezing field ng Kunats, Kushbuckle, patay si Yuragi sa gitna, pero nakakapag-wall si MC, that's only Crystal Maiden. At what cost, Kushbuckle, kumonekta, there's the stomp coming from Ace. Delikado dito mga kaibigan, pero makakapag-save gamit yung relocate, babalik si Ayo. Diyan, yun naman yung down part, Sir Jules. Eh, alam mo na yan. Alam mo na kasi alam mo na, alam mo na, de, tether. Tether pa to. Tether pa yan. Oh, di ba? Tether sa ilo? Siyempre. What a play, ah. Abutan pa yata ni Ace. Bilis movement speed. Abutan. Idudum pa yan. Pag kung galit yan, idudum yan. Hindi naman galit. Hindi na. Sayang doom, eh. Kung galit lang naman. Si EMC, oh. Binabalagbag ng CM yung isipin mo. Darating ang araw na lang talaga. MC. Ayun. Medyo masaya si Koro dyan. Kasi baka hindi ma-regular, eh. Sabi ni Guru, nice. Yes, nice, nice, nice. Nice, talo sila. Okay na, MC. Back to me. Back to me. Baka masyado ka nang magaling this past few days eh. Baka ma-regular ka dyan eh. 20k golded na nga. 17 minutes pa lang tayo, guys, ha? 25 to 4. And galit na galit na yung GG. Gusto na lang umakit na dito sa ating top 3 sa Birdin Major. Sobrang dikit lang nung laban actually. Kung titignan, ano ba naman yung 21k na gold lead, di ba? 18 minutes pa lang naman, di ba? Wala pang masyadong necessary na ano dyan, na parang implication sa side ng OG. Ay naku, spotted pa nga si Taiga. Kagaya nito, yung mga ganitong klaseng kill, Sir James. Ano pa yan? Appetizer pa lang yan. Wala ano pa lang yan? Ano pa yan? Wala lang yan. Space. Space lang yan. Ano lang yan? Band-aid lang yan. Kaya pa yan, band-aid lang yan. And si Ace dito na ng item disco po. Beauty, Octarine, Dagger, Ogre, Roxanne of Midas. Yes. Sol Ring. 18 minutes na Doom. Siguro yung mga nakakita ng ibang mga Doom player, sana all. Sana Earl. Sana all, ganyan yung mga Doom offer. Sana Earl. And ngayon, 22k lang pala eh. Kaya pa to. Sino bang... Eto, pag nakapag-dagger si BCF. Oo. Siyempre ito, Armlet na yung Alchemist, guys. Isiyan nyo lang. Ayan na, sabi na sa inyo eh. Armlet, ay wala ba? Na-doom lang eh, sayang eh. Tsaka ano lang to, kumbaga Alchemist lang naman yan for the side of OG. Walang implication. Uy, pero ispan, nakupuna, das pa nga. Hindi. Kumbaga Taiga, mayes, mamamatay siya dito kahit pasukin pa siya sa tier 3 tower. Walang implication yan. Kasi, kumbaga, ano lang yan eh, next lang yan eh. Ang hirap naman for OG, talagang sinasakop na yung buong map nila. PL, trying to farm as much as possible. Nandun na nga siya sa jungle ng kalaban eh. Actually, hirap na hirap pa nga yung GG dito eh, di ba? Kumbaga, pumapalag pa rin yung side ng OG. And ngayon, hindi masyadong implication to. Kumbaga, si Kitrak, support lang yan. Mamamatay siya dyan, yes. Pero, 24k advantage, maliit na bagay. Hindi yan masyadong ano dito. Hindi, ganyan. Oo. Ganyan talaga magtalo ng 360. Kung ano-ano sasabihin eh. Nag-aano ka na pre, hallucinations. Maliit lang naman kasi maliit na bagay. Maliit na bagay yun. Eto na, maliit na bagay. Tier 3 lang yan. Hindi pa yan ang katapusan ng OG. Kaya pa nilang tumimpay dito, boss loads eh. Tignan mo ha. Sa magandang vacuum. Tingnan mo lang. Vacuum. One time lang. Vacuum.
Ano ba naman yung isa lang? Vacuum stun, impale. Ubos. Ubos ang OG. Ubos ang OG. Gaimin! Okay, oo. Oh. Kalo mo lang. And ito, walang kahirap-hirap. Babasagin nga po ng Gaimin Gladiators. OG, what will they do? May magic trick pa kaya silang natitira sa kanilang sleeve. Tingnan natin. BZM. Palakad-lakad dito, mga kaibigan. Makakapag-blank out. Pinakakita niya lang na meron na akong blink. Hindi pa rin siya nagke-chemical rage. Stun ibibigay dito kaya Diracho. Look at Phantom Lancer, guys. Maglabas na ito, naka-Radiance, Butterfly, MKB, and Abyssal Blade plus Taras. Saan yun? Sa ano? Next game. Sa next game. Kaya ba ito ba? Aid lang. And ito na, nag-initiate. And there's a Crimson Guard naman. Nang sa ganun, hindi masakit yung physical. MC Delicado. Nasa na yung combo, MC? Bitaw mo na bago ka mamatay. Ayun, wala na. Hindi, okay lang yan. Walang problema. Hindi implication yon. Ano ba naman yung set of barracks dito na ibibigay ng OG para gumanda yung ating laban? And mukhang makakabasag dito, ha. Sobrang wala. Kahit sino kaya gawin yan, eh. Yung basag ng barracks, eh. Wala na. Anong wala pwede na? Pwede nang ano. Pwede nang subuko. Yung PL natin. Ano ba? Kailang, ano bang time gumagalit si PL? Hard. Boss Alo, parang ayaw na bumalik eh. Boss Alo, kailangan babalik mo na bumalik sa panel. Babalik dahil, pa ba sa panel si Boss Alo? Dahil tapos na. Napakabilis lang. Boss, may lakad ba? May lakad yata si Boss Alo, guys. Wala pa? Ah, wala pa. Napigilan pala eh. Execration bago mag-exit. 49.6. Parang 649 loto. 32-4 pa lang to. Hindi, ito na. Ito na, last clash for OG. Nako, delikado yung Gaimin Gladiators dito, guys. Queen, squash buckle. Pero mabibigyan kaya dito yung next. Pumasok. Oracle nito targeted. Mabibigyan naman agad. Pero hindi pa rin mamatay. Third the back. Yung wall tofu still alive. Kinamit niya yung peking pangako sa kanyang sarili niya. Jericho Rosales, pangako sa'yo. With Christine Hermosa, hindi pa rin namatay si Topo doon! Akalain mo yun! Nahil pa. Pero pinapasok na siya dito ni Yuragi. There's a squash buckle and kita mo naman, Mission Impossible for Topo. Buhay pa rin! Kahit nasa gitna na siya everywhere, hindi mamatay-matay. Ayun sa wakas, Yuragi. Mabibigyan siya cornered na and crisscross applesauce para dito kay Quinn. Pero hindi masyadong implication. Kumbaga, 3-4-1 exchange, pwede i-take ng OG yun kahit any day of the week. Oracle lang nga eh. Hindi pa mapatay. Hindi ba implication yun? Ikaw naman eh. Implication? Ganyan talaga. Talo eh. Yun ba? Ito yung instant replay natin, guys. Kitang-kita naman. Tinalo na nila yung Oracle kaso. Gano'n siya katagal? Kung saan pa siya nakatakbo dito? Nakaikot pa yan, Sir Jules! Nakaikot pa yan! Nakaikot pa nga yan eh. Isipin mo yung Oracle. Oracle na nga lang yung pinaka parang sure kill or CM. Yeah. Pero kahit at least dalawang lane set of barracks, feeling ko kayo, kaya pang i-defend ng OG to. Hindi ito implication, guys. Ayun, oh, kita mo yung mga relocate play na yon. Kabahan ka na. Pero naku na, Doom, hindi na lang makagamit si AFC dito ng kahit anong spell. Because of that, Doom, and now out lang sila kahit BKB. Still respecting Gaming Gladiators, pero props sa OG. Hindi sila sumusuko dito, Sir Jules. Ayun, oh. Eh, ganun din. Pag sumuko ka, sumuko o hindi, lower bracket ka pa rin naman. Anong gagawin? Dilaruin mo na nga lang. Malay mo kasi umasim yung GG at magpapatay sa well. Hindi na talaga. Baka mamaya may humugot pa ng saksakan dyan. Eto na si BZM, guys. Na-stun, ipit. Wala. Kaso pag nasa likod si Topo, di walang mamamatay eh. Sobrang boss it nung BZM, di okay lang to. Kung mamamatayin sila ng Alchemist, ayos lang. And now, OGR crumbling, mga kaibigan. 36k, 37 minutes. Si Diracho. At 37 kills, 23 minutes. Si Diracho, nina-right-click yung third tower. Hindi relax. Implication yan. Hindi, si walang implication dyan. Si Diracho nga nina-right-click yung third tower. Relax, may second tower pa. Masyadong gigil na gigil. Ngayon ko lang nakita si CM dito na ganito ka hindi na napapansin. Hindi na. Ayan ako. Ayan na. Speaking. And Crystal Maiden, panalo na OG dito, guys. Your TI-8. Champion of the world! Buhay pa rin! Diyos ko, day! Hindi implication yan. Kung mamamatay si Taiga, mamamatay siya. Pero sa likod, inabutan din si MC, inabutan din yung IO. There's the tether. Wala namang relocate this time. Sama-sama na tayo dito. And look at Oracle. Nabigyan na rin siya doon. Sa wakas, hindi siya nakapag-false promise. Squash buckle ko connect and Yuragi. Pero Celery, buhay pa rin yung Crystal Maiden. MC yung target. Tinamahan siya dito ng Stomp. And now Yuragi, doppelganger lang. Who's gonna be the target? Nakita yung CM. Pwede yung food repeat. But crisscross applesauce. Hindi na matay. Hindi pa rin na matay. Mali, pero wala pa rin. Ayan na, tinawag na. Implication na yan. Ayan na, tinawag na. And babalik na rin. Si Boss Alo. Kailangan na rin tawagin si Alo. Kung ano ba ang magiging pinakamagandang dahilan bakit nadurog ng sobra-sobra. Nadurog ba? Parang hindi naman.
Eh, ayun na nga guys. 2-0 for GGA. Ipasa na natin sa mga panel kung ano ang manasabi nila. Sila nang bahala mong problema dyan. So, close fight ah. Boss Alo, Chair Mike, and JD. Close fight naman, di ba? Close fight naman. 5v5 naman yung laban eh. Di ba? Adikit lang eh. Bakit kasi magpa-first blood sa may panggo pa? Hindi ko alam. First blood double. Diyos ko po, matik yun. Eh, di ba nakatayatay si Gigi? Oo nga. Gigi tayo tumayan ng 2K eh. Patingin nga. Bago walang bago yung first blood. Pagkatit kong sa mid, konting lasit lang, nakabote na. Kinontest yung water rune, nakakuha sa mababa. Gusto yung contest ni BJM yung water rune sa may taas. Nandun din yung pangolier. Umuwi ang kuya mo. Di ko. Talo na. Lahay bottom lane, hindi rin natansya ni Taiga. Tinerge kila ni ano. Ni Oracle, last solo kill. Purifying flames. Pero, close fight naman eh. Paano, pwede pang game 3? Pwede pang game 3 yun. Tatlong lane, talo, paano namang... Hindi, alam ko na kung bakit ganun, Basalo. Eh, may lower bracket pa daw. Bagay. May lower bracket pa daw. Pasok sa commission. Pasok sa consumisyon. Consumisyon ang nangyari, guys. Ay, naku, mga kaibigan. Pero kung late game yun eh, kung mayaman yung PL, saka ano, kaya niya sana eh. Pero sa lahat ng teams, ito yung tingin kong pinakadidikit sa Gaming Gladiators. Pero parang hindi pa din. Actually, pakalawa lang itong team na to para sa akin. Yan, sino yung babalagbag sana sa GG? Yung mga kalaban na susunod, Tandra. Tandra. Oh. Yan, pares baliw. Pares naka-crack na rin ng ano ngayon. Para ng nasa meta. Oh, pag-decode. Pero, grabe yung ano, yung dalawang support dito ng Gaming Gladiator. Oh, parang 10 minutes, level 6 na rin yung Crystal Maiden. Kaya naman nung nagkakalash doon sa may gitna, level 4 yung Nyx Assassin siya, level 6 na. Talaga namang... Walang gagawin. Walang magawa. And Tofu! Hindi lang gwapo, napakagaling din mag-Dota. Yan. Kamukha-kamukha ako eh. Kawawa kay Makian. Tingin, yun yung post niya, di ba? Yan yung inaalap ni Mukay eh. Pero mga, kitang-kita natin dito kung gano'n nagsistruggle yung OG. Hindi mapatay-patay yung support. Wala, sobrang basic lang. Pero ang lakas nung gitna nila rito si Queen. Yan. Hindi, naka-first blood din talaga, grabe. Tsaka binigay din kasi yung pango. Tsaka yung ano, early item niya rin na hindi siya nagbote agad, nag-rate ban muna siya. Kaya sobrang tapong niya makapag-normalan sa ano eh, Alchemist. Talaga, makapag-rate ban ganun at first blood binigay sa'yo eh. Oo, matik. Bilig ka kagad ng ganun. Kano ka, rate ban ka tapos shield crush, katapat mo pango, ano lang, Alchemist lang. Ang gagawin sa'yo nun. Easy. Dumamay pa sa 2K. At least may 900 pa tayo. Ayun, may 900 pa naman. Sabi mo kanino. May 900 pa para sa next series. Which is, by the way, maya-mayang onte sa pagbabalik natin, mga kaibigan. Pero tignan muna natin sino ba ang ating match. Oh. MVP. Si Queen dyan, si Queen. Ofu. Ofu. Sabagay, talagang ano eh. Jesus Christ. Sabihin na natin, automatic panalo yung gitna dahil nga nakakuha ng first blood. Tapos sobrang easy na lang, bote. Control mo na yung runes, panalo ka na kay BCM. Itong si Tofu, doon sa may bottom lane, tinurok niya yung dalawa sa may baba. Taiga, no, nagulat ako doon, hindi na-anticipate yung third skill. Ang hirap din i-pull up ng dalawang melee against Terrorblade at Oracle. Isa pa, countered yung hero nila eh. Yan. Oo. Kaya pala priority to ng ano, ng Gaming Gladiator laging last pick. Oo, ayun niya, lagi siyang... Yun siguro ang ano nila rito, yun ang... Formula. Formula nila rito. Tofu wins game. Yan, di win, ba? Tofu, win lane, win game. Yun. Win lanes, win games nga yata ang formula ng Gaming Gladiators para dito sa ating meta na ito. And yun nga, mga kaibigan, that's just our second series. Meron pa tayo isang series mamaya. But before we take a quick break, check out nyo na po yung The Armory, mga kaibigan. Follow nyo na din sila sa anilang Facebook. Since meron silang mga bagong designs dyan sa Facebook, check nyo na. Bukas, may papost yan mga idolo. Actually, mamaya. Mamaya konti. Pero yun nga, mga kaibigan, maraming salamat. Kami nga pala yung nakasama yung panelists doon. Mm-hmm. I'm your host, JB, together with Sir Mike and Boss Alo. Yung interview ng player, mamaya sa may break. Sa break. Pinakita. Iba, papanorin din natin yung interview na yan. Yun. So, chillax lang kayo dyan. Abangan nyo na yung interview. Maraming salamat. Bye-bye. Made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately.